Birthday nga ni Ella kahapon at 2 taon na siya. Alam niyo naman, intimate celebration lang talaga kami at ayaw namin ng malalaking party. Kaya ito na pag-isipan namin na mag-check-in na lang sa hotel for 2 nights para mas mag-enjoy yung mga bata. May mga pupuntahan din kaming pasyalan na perfect for kids. Matagal na rin namin gustong puntahan yung mga places na yon at ngayon namin naisipan na magpunta. Bale, dito nga lang kami nagpunta sa May Clark, Pampanga. Pagdating namin dito sa hotel, nag-check-in na ako dito at dito nga pala kami sa Widow's Hotel Clark. Mabilis lang naman yung process ng check-in at walang masyadong chechebureche. Tinulungan na nga kami ni Kuya para makapag-check-in at hindi kami mahirapan. Nakakatuwa lang din, ultimo yung mga gamit namin, talagang sila yung nagbit-bit, wala na kaming hawak. Baling pagsistiyan nga pala namin is nasa 5th floor. Elevator nga kami dito para mas mabilis, tapos binigay na sa amin yung keycard. Baling ganito yung itsura ng room na nabook ko for 2 nights. Medyo mahal nga dahil nasa 13,500 pesos siya for 2 nights, pero sabi ko okay lang yun kasi madalang lang naman mag-birthday yung mga bata. Baling meron kami ditong single bed, tapos isang king size at bed. At eto, sofa bed siya na pwedeng buksan. Meron siyang maliit na sala, maliit na kusina at malaking bathroom. Ang nagustuhan ko pa dito, sobrang lawak ng pool nila na talaga may enjoy ng mga bata. So super quick lang naman ng hotel tour natin para lang makita ninyo. Nung pagka 4:30 naman, lumabas na kami dahil pupunta kami ng safari. Bale, yun yung Clark Safari dito sa May Clark na parang zoo na maliit. Sobrang lapit lang dito sa amin yung safari dahil mga 10 minutes away lang nandito naman. Pa nga lang kami sa bungad. Tignan nyo ang Kuya Maki, takot na takot na dun sa malaking igil. Sobrang tagal ko nang gustong pumunta dito at ngayon nga namin naisipan. Buti na lang talaga na iraos na namin. Nagpunta na ako sa counter para mag-redeem dahil nagbook lang ako sa ticket at nasa 599 pesos siya kada isa sa amin. Pero sabi nila sobrang dami daw dito mga animals kaya feeling ko ay sulit naman. Pagpasok pa nga lang namin, sobrang dami na dito mga pictures. May mga turtle dito sa may entrance at tingnan nyo ang Ella, natatakot na nga. So una kaming nagpunta dito sa Reptile Kingdom. Grabe, sobrang dami dito mga turtles. Tingnan nyo, talaga nagkukumpulan. Iba't ibang klase ng reptiles yung nandito, tapos may mga crocodile na malalaki, mga alligators. Grabe, nakalagay lang sila sa salamin at feeling ko anytime tutuklawin kami. Nakikita ko naman na nag-e-enjoy yung mga bata, lalong-lalo na nung nakita nila tong mga fish. Grabe, ako din, ito yung pinaka-favorite spot ko dito dahil nung nakita nila si Ella, talaga nagsilapitan sila. Grabe, sobrang nakaka-amaze kasi tingnan niyo, napakarami tapos iba-iba yung color sobrang nila. Sobrang dami rin dito mga animals like goat, mga sheep. As in, naka-open lang sila na ganyan, tapos pwede mong hawakan. Pagkakaalam ko nga kapag ka umaga, pwede ka dito magpakain. Kaso kami, nagpunta kasi kami 4:30 PM na malapit na magsara. Kaso dito sa malaking gorilla, natakot si Kuya Maki. Tignan niyo, umiiyak may na pagtakip pa nga ng ilong dahil sabi niya amoy pupuda. Sobrang laki na itong zoo at talagang mananakit yung paa mo kakalakan. Feeling ko naman sulit yung binayad ko kasi ang dami ko ditong nakitang mga animals na first time ko lang talaga nakita ngayon. Pero pa nga kami ditong nakitang tiger na grabe parang uhaw na uhaw, parang gustong mga. Tinanervous na ako, feeling ko makakalabas siya tapos kakagatin kami anytime. Napagod na ang Kuya Maki kaya ayan nagpahinga muna. Kapag naglalakad kami, nakahawak talaga siya sa akin o kaya naman sa papa niya. Talaga natatakot siya. Marami din kami dito nakitang mga horses, mga donkey, may mga ostrich, iba't ibang klase ng birds. Basta sobrang dami talaga yung iba nga hindi ko na na-videohan. Si Kuya Maki kapag ganitong maliliit, super interested siya, talagang tinitignan niya. Kapag medyo nakakatakot like snake, talaga natatakot si siya. Si Ella kapag meron siya nakikita, tinuturo niya tapos kung alam niya yung pangalan, sinasabi niya. Higit isang oras kami doon tapos eto lumabas na rin kami. Nakakita kami dito ng maliit na stand ng potato corner. Nag-order nga kami dito ng 1 giga na fries at eto, hinihintay talaga ni Kuya Maki, ayaw niyang umupo. Kaso etong na-order ko, sour cream, nakalimutan ko, ayaw niya pala nito, gusto niya pala cheese. Buti na nga lang etong si Ella, kahit na anong flavor, talagang kakainin niyan. Medyo matakaw tong anak ko. Balik na rin nga siya ng kuya niya dahil si Kuya Maki, maselan talaga sa pagkain pero siya hindi. Medyo malaki nga yung na-order namin kaya ayan, hindi namin maubos-ubos, dinala pa ni Ella. Pagkatapos noon, pumunta na kami dito sa may crabs and crack para mag-dinner ng seafood. Favorite kasi kami ino-order dito, nasa 1599 lang ata, tapos good for 3 to 4 person. Tignan yung birthday girl, napaka-kulit. Nafe-feel ko naman din na sobrang happy niya ngayong birthday niya. Hindi lang ito yung celebration namin dahil meron pa kaming part 2 bukas at part 3. Sa mga gustong manood ng mga mini vlogs namin, pakiabangan yung dalawa pa naming vlog dahil 3 parts po. Tignan ito yung birthday girl, inaasar ko pa nga. Umiisa sa akin ng iced tea tapos ako lang din yung uminom pero hindi naman siya nagali. Ito na nga pala yung mga in-order namin. Meron kami ditong seafood na platter tapos 5 rice para sa aming 5 and then itong na napakasarap na magkakaluto. After namin kumain dito, umuwi na rin kami ng hotel tapos nag-night swimming. Hindi nga lahat ng ginawa namin eh, na-videohan ko dahil gusto ko talaga yung priority namin today is si Ella. Sarap nga din ang kain nila dyan at nagustuhan nila yung sauce na itong seafood. Mabuti na nga lang, meron din sila ditong gravy. Hiningan ko na nga lang dahil yun yung gusto ng Kuya Maki. Nako, kami talaga, hindi kami magsasawa sa ganitong klase ng celebration. Nakaka-happy siya. Tsaka na lang siguro ang bonggang birthday kapag ka 7th birthday o na. O siya, ayun lang naman.